that's a good thing. Then you go out there, yeah. Come on, come on, come on. Yes, there! Spinning! No! Uminit ang ulo ng foreigner na ito sa airport. May nagpunta pa rin sa NAIA kahit canceled ang lahat ng flights at non-operational ang airport. Parang may pandemonium ngayon dito sa Ninoy Aquino International Airport. Libo-libong pasahero ang stranded, apektado ang flight operations dito sa Manila at daang-daang flights ang grounded. First time OFW ni Fran. Palipad na sana siya at ang kanyang benteng kasamahan papuntang Taiwan. First time namin, tsaka ganito pa yung nangyari. Disappointed. Pero for safety naman po yung ginagawa din po nila. Sinabihan daw sila ng kanilang agency na maghintay at magbaka sakali. Kaya alas 5 pa lang ng umaga ay nasa airport na sila. Maya-maya pa, pinapasok na ang mga pasahero sa Terminal 1 na karamihan ay puro OFW. 30 years nang nagtatrabaho sa Saudi si Mang Jimmy na tubong Tarlac. Nung kong first time ko mag-abroad ng 1990, puputok po yung pinatubo. First time ko po mag-abroad noon, ngayon po 30 years na ako sa kumpanya kong ito. Naranasan ko naman ngayon yung sa Taal, Batangas. Ayon sa Manila International Airport Authority, nasa 80,000 na pasahero ang apektado habang mahigit 500 flights ang nakansela simula alas 6 ng gabi nitong January 12. Punong-puno ang Terminal 1. Ang iba, sumalampak na. Habang ang ilan nahiga na sa malamig na sahig, lahat sila pagod na. Sa Terminal 4, dagsa na ang mga pasahero. Pero mas chaotic sa Terminal 3, ang pinakamalaking terminal ng NAIA. Sa labas pa lang mahaba na ang pila. Habang sa loob naman ay siksikan na ang mga pasahero at halos puno na. Tuloy lang sa pagdating ang mga pasahero. Ang ilan, balot pa ng abo ang mga sasakyan. Saan kayo galing? Thailand. Sinabot na kami kagabi doon. Pero dito talaga, destination yung maghahatid talaga kayo. Maghahatid kami talaga. Alas 4 pa lang ng umaga, sinimula na ng NAIA ang paglilinis ng runway ng airport na nabalutan na ng ash mula sa Taal. Alas 10 ng umaga nang muling payagan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagpapalipad sa mga aeroplano. We will take the best and necessary action to bring back the operation to normalcy. Ang hihilingin ko lang ho, konting pasensya. At ayan po ay gagawin namin para matapos itong problema nito. Pero panawagan ng NAIA, huwag munang sumugod sa airport at hintayin ang abiso ng mga airlines. Intindihan natin na itong mga airplano nakaparada dito overnight at din nagkaroon ng ash po. Kahit na force majeure yan, kinipilit natin ang airline na i-report ninyo yan at igalang ninyo yung ticket kasi wala rin naman kasalanan yung mga pasahero. So, tumutugon naman yung mga airline. Marami sa mga pasahero ang nagsasabing naiintindihan nila ang sitwasyon. Hiling lang nila, sana manumbalik na ang serbisyo at makarating sila sa kanilang paroroonan ng ligtas. Mula dito sa NAIA, I'm Anthony Esguera and I stand for truth.